na nagbigay ng bagong buhay. Nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ipinigay. Ipinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagambitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama. Hindi iiwan mag-isa.
magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa unang araw po para po sa linggong ito. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. Kaya sa gabing ito, atin po silang i-appreciate sa gabing ito ang lahat ng mga nanay. Hindi naman po huli, wala naman pong huli kung kahapon po nag-celebrate ng Mother's Day. Dapat naman lagi ang celebration, di ba? Sabi nga sa mga Kristiyano, araw-araw Pasko. Sa mga Kristiyano, dapat araw-araw nag-a-appreciate ng mga taong nakapaligid sa atin. At yung mga special occasion, yan ay pagpapaalala sa atin ng Panginoon na pahalagahan ang mga nanay, may Father's Day. Pagpapaalala sa atin ni Lord, pahalagahan ang mga tatay, di ba? Merong mga anniversary, ang mga wedding anniversary para ipaalala sa atin ng Panginoon, pahalagahan ang ating mga asawa at meron din pong mga birthday para pahalagahan po ang mga taong isinilang sa mundong ito at ipinagkatiwala at ipinahiram ng Diyos sa atin. Kaya po may mga okasyon para ipaalala sa atin ng Panginoon na pahalagahan ang mga taong kasama natin sapagkat isang araw babawiin ng Diyos kasi lahat ng taong sa paligid natin, asawa, magulang, biyenan, kaibigan, at sino mang mga anak, yan ay mga pahiram lang ng Diyos sa atin, maski ang buhay natin. Kaya nga pag birthday natin, pasalamatan natin ng Diyos sa bawat taon na idinadagdag niya sa buhay natin. Hindi kailangan laging mayhanda. Kung kaya, sige, maghanda. Kung hindi naman kaya, manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Hindi naman kailangan laging sineselebrate ang okasyon, pero wag lang kakalimutan pasalamatan ang Diyos na dahilan kung bakit ang lahat ng bagay ay tinatanggap natin, material, tao man yan o kalakasan o ano man yang pinagkatiwala ng Diyos. Sabi ng Biblia, wala tayong matatanggap malibang ipagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya po may mga okasyon, yun ay pagpapaalala sa atin. Pero araw-araw pwede namang Mother's Day, araw-araw pag ina-appreciate mo ang nanay mo, araw-araw ina-appreciate mo ang asawa mo, pwedeng araw-araw wedding anniversary, pwedeng araw-araw i-appreciate mo ang tatay mo, pwedeng araw-araw Father's Day. Hindi naman kailangan laging hintayin yung okasyon. Kaya lang minsan po may mga ganyang specific date to remind, di ba? Para ipaalala yung bawat isa sa atin na pahalagahan ang mga taong kasama natin sa araw-araw habang ipinapahiram po ng Panginoon. Amen po. So sa gabing ito, Happy Mother's Day po, pag-uusapan po natin ay patungkol po sa mga nanay. Kaya po, basahin po natin ang ating teksto sa Luke chapter 1 verse 28. Luke chapter 1 verse 28, ang sabi doon, paglapit ang anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya, sumasayo ang Panginoon. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita, sandali tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, sa gabing ito, marami pong salamat. Sapagkat sa gabing ito, minsan pa kung paano kahapon, inalala po namin ang mga nanay na ibinigay mo po sa amin, ang mga asawa, Panginoon, ang mga babae, Panginoon, na tunay ngang ibinagkatiwala mo po sa mundong ito. Lord, sa gabing ito, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ang dalangin namin, Panginoon, ang Espiritu Santo magbigay sa amin ng karunungan at patuloy, Panginoon, magbigay sa amin, Panginoon, ng desire na patuloy na makinig ng salita mo. Huwag kaming magsawang makinig ng salita mo araw-araw. Kahit paulit-ulit namin itong naririnig, naniniwala kami, lagi kang may bagong mensahe para sa amin, Panginoon. Kaya salamat po. Sa gabing ito, binibigyan ka namin ng karapatan na malayang kumilos, Panginoon, sa buhay ng aming mga magulang. Doon naniniwala kami, Panginoon, sa gabing ito, patuloy mo nais parangalan ang mga magulang na ibinigay mo po sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, samahan kami ng Espiritu Santo mo na patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa, Father God. Nagpapasakop ang lingkod mo sa iyong kapangyarihan. Ikaw lamang ang makita, Panginoon, at mataas. Huwag po ang lingkod mo, Ama. Mababa po ang lahat sa iyong harapan. Marami pong salamat sa iyong pagsama sa amin, sa gabing ito, sapagkat walang kabuluhan ang gabi-gabi naming pangangaral, ang gabi-gabi naming pakikinig ng salita ng Diyos. Kung wala ang pagsama mo, Ama, kailangan ka namin, Panginoon. Kaya salamat, hindi ka madamot, Panginoon. Ang sino mang humahanap sa yung makasusumpong, ang kumakatok, pinagbubuksan mo ang
tumatawag, Panginoon, ay tinutugon mo. Ang humihingi ay binibigyan mo. Marami pong salamat. Nasasabik ka ang mga anak mo ay lagi kang hanapin at kausapin, Panginoon. Sapagat ang gusto mo, Panginoon, sa amin, relational, Panginoon, communication, Father God. Salamat po, ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So sa gabing ito, sabi po ng Biblia, paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, suma sa iyo ang Panginoon. Sabi po sa wikang Banyaga, the angels went to her and said, greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Okay, so si Mary po, na ginamit ng Diyos ang sinapupunan para isilang ang Panginoong Jesus dito sa sangkatauhan. Okay, so siya ang ating gagamitin o isa sa mga siyang ating gagamiting simbolo bilang isang ina, kasi tinatawag siyang ina ng sangkatauhan dahil po sa ang sinapupunan niya ang ginamit, di ba, ng Diyos bilang sinapupunan o kung saan inilagay si sinapupunan na ginamit ng Diyos upang si Jesus ay maisilang sa mundong ito. So sabi po sa verse 26, nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglili at manganganak na isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. So ang senaryo, si Maria daw ay ano, ikakasal na, kumbaga para engaged to be married kay Jose. Siya po ay dalaga. Kaya dun po natin nakita na binati siya ng anghel. Dito natin makikita kung ano yung sakripisyo ni Mary bilang isang dalaga. Ikaw na engaged to be married sa isang sa iyong boyfriend, tapos sa isang iglap ay kakausapin ka ng isang anghel na sasabihin sa iyong maglilihi ka. Di ba parang hindi ganun kadali tanggapin yung responsibilidad na ibinigay ng Diyos kay Mary. Bakit? Kasi engaged to be married na siya. Tapos bigla siyang mabubuntis, anghel ang kakausap sa kanya at isa siyang virgin. Eh hindi ganun kadali yung ano, responsibility na sasabihin mo sa boyfriend mo na ikaw ay buntis na, ay ikakasal na kayo, at hindi madaling ipaliwanag na ang na gagamitin ang sinapupunan mo, mabubuntis ka sa pamamagitan ng pagkasi ng Espiritu ng Diyos. Di ba parang unusual? Ang usual na mabubuntis ka, na hindi ordinaryong pagbubuntis, na hindi lalaki or anuman, ano pagkasi ng Espiritu Santo. Kaya parang nagulumihanan si Mary nung tinanggap niya yung pagbati, kasi alam niyang unusual yung sitwasyon na kanyang haharapin. Pero dahil si Mary ay makita nating masunurin sa Diyos yung responsibility na binigay ng Diyos sa kanya, natanggapin ang isang bagay na hindi ganun kadali. Alam nyo, bilang isang nanay, hindi ganun kadali natanggapin ang responsibility na magkaroon ka ng sanggol sa iyong sinapupunan. Diba na ikaw, na yung katawan mo na dating normal, na wala namang dala-dala, yung katawan mo na dating, kumbaga parang pwede mong kainin lahat ng gusto mong kainin, yung katawan mo na talagang, kumbaga parang hugis Coca-Cola, na yung katawan mo na talagang wala naman dating dinadala sa sinapupunan, tas bigla-bigla maglilihi ka, eh hindi biro ang maglihi. Oo, totoo po ang paglilihi. Meron namang iba na nabuntis, parang ako kay Jacqueline. Noon time ako nabuntis kay Jacqueline, wala po akong naramdamang paglilihi. Lahat kinakain ko. Hindi ako tinatamad, hindi ako inaantok, hindi ako maselan, wala po. Kaya po yung kay Jacqueline na pagbubuntis ko, parang wala akong naramdaman na pagbabago. Pero nung kay Jake na ako nabuntis, iba-iba pala ang pagbubuntis. Dahil nung kay Jake naman ako nabuntis, naku, napakaselan ko sa amoy. Napakamainitin ang ulo ko. Parang hindi ko maintindihan yung sarili ko. Ang tamad-tamad ko. Samantala kay Jacqueline, nung pumapasok pa ako sa office, wala pa ako nun sa ano eh, hindi pa ako nagtuturo nun sa public. Pumapasok ako sa office araw-araw kasi nag-o-office ako sa church. Pero wala, hindi ako tinatamad pumasok. Wala. Parang wala akong naramdaman.
ramdam ang pagbabago sa akin. Hindi rin mainitin ang ulo ko kay Jake po, kakaiba. Kay Jake yung ano, namimili ako ng kakainin. Kay Jake yung parang pag meron ako nakainin hindi ko gusto, sumusuka ako. Kay Jake yung ang tamad-tamad kong bumangon. Kay Jake yung ang init ng ulo ko kay Pastor Jack, parang ganon. So doon natin makita, iba-iba pala ang paglilihi, pero hindi biro ang magdala ng sanggol sa sinapupunan. Kaya nga po, doon pa lang masasaladuhan na natin ang mga babae, ang mga nanay, na 9 months mo dadalhin sa sinapupunan mo ang isang sanggol na babaguhin ang pagkatao mo, babaguhin ang emotion mo, babaguhin yung hilig mo sa pagkain, babaguhin yung pagtrato mo sa asawa mo, babaguhin yung katawan mo, babaguhin yung mga yung hirap mo na 9 months may dala ka, lalaki ang tiyan mo, yung pag-upo mo, paglakad mo, pagpunta mo sa inodoro, yung pagkain mo, yung pagtulog mo, napakainit ng pakiramdam ng buntis. Oh, kaya din po natin makikita na talagang ang responsibility ng isang magulang hindi matatawaran. Kaya nga yung 9 months magdala ka ng sanggol sa iyong sinapupunan, nakabayad ka na raw sa nanay mo, sabi nila. Hanggat hindi ka nagiging magulang, hindi ka raw makakabayad. Kasi mauunawaan mo kung paanong 9 months ka dinala ng nanay mo sa sinapupunan mo. Yung hirap ng pag-a-adjust sa hindi normal na buhay ng isang dalaga. Na pag ikaw ay nabuntis at nagkaroon ka ng asawa, nabuntis ka, eh hindi po ganun kadali mag-adjust. Kaya dun pala po, sasaluduhan na po natin ang mga nanay sa responsibility iniatang sa kanilang mga balikab. Naintindihan po natin. Kaya po si Mary, ang sabi po doon, unang-una kay Mary, yung pong pag-a-adjust, paano niya sasabihin sa boyfriend niya na siya'y mabubuntis samantalang hindi pa sila ikinakasal, samantalang ikakasal pa lang sila, samantalang sila ay ano pa, ang sabi po doon, hindi pa, kumbaga parang hindi pa nangyayari sa kanila yung honeymoon nila, tapos bigla isang iglap, paano siya tatanggupin ni Joseph? Paano niya sasabihin kay Jose? Kaya nung siya'y binati, ang sabi doon, lubos ka, sabi doon, di ba, sabi niyo, the angel, sabi doon, sabi doon eh, the angel, sabi, paglapit ang anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki, sabi doon. Diba, huwag kang matakot Maria sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Binaliw siya ng anghel, huwag kang matakot Maria. Bakit hindi biro ang maglihi? Huwag kang matakot, kinalulugdan ka ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang bawat anak ay regalo ng Diyos sa isang mga magulang. Kaya po, huwag kang matakot. Bakit? Abay, may takot pag una kang nabuntis. No, hindi mo alam kung paano maglihi. Hindi mo alam kung paano mo dadalhin ng 9 months. Hindi mo alam kung paano ka manganganak. Abay, nung ako po ay thank you kay Lord. Kasi ako po'y madaling manganak. Pero ano, hindi biro yung masisaryan. Hindi po ako nasisaryan, pero hindi rin po biro. Hindi biro yung ano, ikaw ang mag-labor. Nung ako'y magle-labor na eh, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung aking ano, yung aking tiyan, yung tindi ng labor na naranasan ko. Buti na lang, madali lang po ako manganak. Na ako po'y nag-labor, eh magbe-24 oras. Oh, tapos po, eh, hindi pa tapos yung balita ng anak na po ako. Ganun po kabilis. Kasi po yung bienan ko, lagi akong sinasabihan yung bienan ko na ano, Happy Mother's Day, Nanay Amalia. Lagi niya akong sinasabi na doon kasi kami nakatira sa bienan ko noon, hindi pa kami lumilipat noon sa Kabuyaw. Lagi akong sinasabihin, oh, Jeanette, huwag higa ng higa. Jeanette, oh, mahirap pag nagmanas ka. Kaya nung sinabi ko, Nay, ano, sabi ko parang magli-labor na ako. Sabi ng nanay ko, oh, sige, tumayo ka. At tumayo ako, sabi niya, ano ka, may poso po dun sa amin eh, magbomba ka ng poso. Pambihira, nagle-labor na ako, magbobombahin pa ako ng poso. Yung pala, para hindi ano, kumbaga parang matagtag ka, ganun, kaya pinagbobomba ako ng poso ng bienan ko. Pero nung ako'y nakapanganak na madali lang ako nakapanganak, dun ko napasalamatan yung bienan ko na ganun pala talaga. Huwag mong bebehin yung nararamdaman mo. Dapat pala, prepare ka, dapat yung katawan mo. Batak, lakad dito. Huwag higa ng higa, huwag tulog ng tulog.
tulog. Yun pala yun. Kaya pala yun ang pinagawa sa akin ng biyenan ko. Kasi alam niya, para ma-prepare. Eh, kasi biyenan ko maraming anak. Sanay siga, mama ko rin maraming anak para lang ding dumudumi pag nanganak. So yun po, ganun pala yun. Na hindi yung katamaran mo, yung maantukin kasi ang buntis, hindi mo pala bebebihin yun. So hindi ganun kadali magdala ng sanggol sa sinapupunan. Kaya ang mga anak, pasalamatan nyo ang inyong magulang. Bakit? Yung biro na ikaw, yung biro, yung ano lang, dalhin ka sa sinapupunan mo ng 9 months na maraming adjustment ang physical na katawan. Diyan pa lang yayakapin mo na ang mama mo eh. Diyan pa lang pasasalamatan mo na ang nanay mo eh. Bakit hindi biro? Kaya nung ako'y nanganak kay Jacqueline at dinalaw ako ng mama ko, niyakap ko po ang mama ko at nagsabi ako sa kanya, bayad na ako. Kasi yung hirap mo, nung ako'y pinagbuntis mo, bayad na ako kasi yung hirap mo, na hindi pala biro na magkaroon ng sanggol sa sinapupunan, na hindi ka makalakad ng maayos, hindi ka makaupo, hindi mo ay maintindihan yung nararamdaman mo. Na gusto mong kumain pero pag may naamoy ka, susuka ka. Gusto mong kumain dahil gutom na gutom ka, pero pag may nakain ka, ayaw tanggapin ng sikmura mo. Na yung hindi ka naman, wala namang ginagawa yung asabo mo, pero parang inis na inis ka sa kanya, parang laging mainit ang ulo mo. Ayaw mo ng damdaming ganun, pero wala kang magagawa. Nag-adjust pati physical na katawan mo, nag-adjust pati yung kumbaga parang yung talagang hindi normal. Kaya pala sinabi niya, huwag kang matakot. Sabi niya ng anghel, kaya no, bakit lubos kang kinalulugdan? Dahil ang sanggol, ang mga anak, regalo ng Diyos sa atin. So pag tayo binigyan ng Diyos ng anak, yun po isang favor na galing sa Panginoon. Kaya yung mga walang anak, hingin niyo ang regalo ng Diyos. Declare niyo araw-araw, Lord, ang anak ay regalo mo sa amin. Kaya i-declare mo yan sa Panginoon. So yun po ang sabi po ng Biblia. Kaya doon natin makikita yung responsibility ng pagiging magulang. Pagkasilang pa niyan, iba pa yung aalagaan ka. Gabi-gabi puyat ka. Eh, ang sanggol pa naman, nag-a-adjust pa yan sa time. Kung bakit sa gabi gising, sa umaga tulog. Kaya karaniwan ng nanay, pagbagong nanay ka, yung puyat, hindi mo maiiwasan. Isa pa yung magpa-breastfeeding ka. Nung unang breastfeeding, napakasakit pag lumalabas ang gatas. Hindi po talaga. Kaya yung tindi ng sakit, di ba? Yung ano, tapos sisip-sipin ng sanggol, napakasakit. Kahirap po. Kaya doon natin makita talaga na sa pagbubuntis pa lang, sa panganganak pa lang, pagpapalaki pa lang sa atin ng mga magulang natin, pasasalamatan mo na. Talagang dakila ang mga ina. Hindi biro. Kaya ang tindi talaga ng sakripisyo ng mga nanay, doon ko po nakita. Tapos yung po, ituloy pa po natin kung paano, yan pa lang po ay pagdadala pa lang ng sinapupunan. Yung gatas, yung pagpapalit ng lampin, yung pagtulog mo, yung ano, pagpapaligo, pagpapalaki, hindi po talaga biro. Kaya doon po natin makikita na tunay nga essential. Ang nanay daw po'y essential. Kailangan. Kung paanong sinabi sa nag-viral na ang lugaw daw hindi essential, sasabihin ko po sa gabing ito, ang nanay ay essential. Mahirap walang nanay. Kaya nga po ako ngayon, inaalala ko yung mother ko, binati ko siya kanina, inaalala ko siya, pinasalamatan ko po siya habang po, pag Mother's Day po, inaalala ko po siya, habang siya, piniprepare ko yung pagbati ko sa kanya sa Facebook, na nandun na siya sa piling ng Lord. Inaalala ko lahat ng mabuting ginawa niya sa akin, pinasalamatan ko. Hindi siya perfectong magulang, pero nag-focus ako dun sa hirap niya sa amin, yung sakripisyo ng bilang isang nanay. Amen po! Kaya dun natin makikita talaga na ang nanay, kaya mamaya bago tayo matapos, pagpe-pray natin yung mga nanay, mga anak, yakapin ang nanay, pasalamatan, mahirap walang nanay. Yakapin at pasalamatan ng nanay. Hindi kayang, maaaring ang nanay mo hindi kayang ibigay lahat sa iyo, pero yung dinala ka sa sinapupunan, matindi ng sakripisyo ng isang ina. Hindi biro yung damdamin, yung takot ng mga anak, yung takot na anong nararamdaman ko, bakit hindi ko maintindihan. Kaya po, i-appreciate po natin ang mga nanay. Mga tatay, kayo bumawi na lang kayo sa Father's Day, mga nanay po muna tayo ngayon. Amen po. Ano po ba, si Jesus, ang Diyos laging ikinukumpara sa pagmamahal ng isang ina. Laging ikinukumpara ang damdamin ng Diyos sa damdamin ng isang ina. Bakit po? Kasi nga dakila talaga ang damdamin ng isang ina. Pag-aralan natin sa Isaiah 66 verse 33. Una, sabi Isaiah 66 verse 13, sabi doon,
Isaiah 66 verse 13, aaliwin kita sa Jerusalem katulad ng pag-aliw ng isang ina sa kanyang anak. As a mother comforts her child, so will I comfort you and you will be comforted over Jerusalem. Diba? Inihalin tulad ng Diyos ang pag-aliw niya sa Jerusalem. Pag-aliw niya sa mga Israelita sa Jerusalem. Saka ay katulad daw ng pag-aliw ng isang ina sa kanyang anak. Kapatid, ihinahin tulad ng Diyos yung pag-aliw ng isnya sa pag-aliw ng isang anak sa magulang, ng magulang sa isang anak. Sabi niyo, aaliwin kita sa Jerusalem katulad ng pag-aliw ng isang ina sa kanyang anak. Kapatid, ang mga nanay kahit hindi nagsasalita, pag ang anak nasasaktan, umiiyak kami deep inside. Mga anak, ang pag-aliw ng magulang, ayaw namin nasasaktan kayo. Physically, ayaw namin. Minsan nakikita nyo lang nagagalit kami. Nagagalit kami kasi ayaw namin nasasaktan kayo. Nagagalit kami kasi ayaw namin mapahamak kayo. Nagagalit kami minsan kasi ayaw namin na yung ginagawa nyo, alam namin hindi makabubuti sa inyo. Kaya sabi niya, ang Diyos inahintulad niya, aliwin ko kayo sa Jerusalem, sabi niya sa mga Israelita, katulad ang pag-aliw ng magulang sa kanyang anak. Kapatid, diba, tayo, ang mga nanay nyo, alam nyo kapag meron kayong hinihingi, pag hindi kayang ibigay ng ina yan, nagdadamdam kami. Kasi gusto namin hanggat maaari maibigay yung kailangan nyo. Pero alam nyo, ang damdamin ng isang ina o isang magulang, na kapag hindi namin maibigay yung gusto nyo, nagsasabi kami ng maring pag ang dating namin sa inyo pagalit, sabi niya, ay hindi mo naman kailangan yun, ay ganito naman, wala tayong pera, tsaka naman ano na, ay nako. Pero hindi nyo alam yung damdamin namin. Hanggat maaari, gusto namin the best ang maibigay sa mga anak. Minsan nga lang may limitasyon ng magulang, lalo na yung mga magulang na alam na limitado sa pinansyal, limitado sa material na bagay. Pero kung ang mga magulang ay kayang magbigay at limitado sa oras minsan, dahil may mga magulang naghahanap buhay pa, katulad po sa akin. O maring amamin ka to, si Pastora Ana, ako, sino pa ba nagtatrabaho sa church? Pastor na po kami. Tapos nagtatrabaho pa po kami. Tapos meron pa pong bahay na inaasikaso. Hindi po namin lahat kayang gampanan. Pero nagsisikap. Mayroon mga nanay dito nasa bahay lang. Parang nakikita nyo hindi naghahanap buhay. Pero hindi madali ang damdamin ng isang ina. Hindi namin kayang gampanan lahat, pero nagsisikap. Yung hirap na makita namin nabibigo kayo sa pag-ibig. Pag nasasaktan kayo, nasasaktan kami. Kung hanggat mari lang pwede ka namin kayong yapusin yung sakit. Meron nga ako nabasa dito kanina. Sabi niya, Lord, co-teacher ko po, hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Sabi niya, Lord, yung sakit na nararanasan ng mga anak ko, bigay mo na lang sa akin. Kung alam niyo lang ang damdamin ng isang ina, hanggat maaari gusto namin yung future niyo maganda. Pag nagkamali kayo sa pag-aasawa, nagagalit maaari ang nanay mo dahil sa lalaking pinili mo, nagkamali ka sa pag-aasawa, pero hindi galit yun. Yun ay isang ano ng ina, isang damdamin ng ina na ayaw niyang ang anak niya mapahamak. Damdamin niyo ng isang ina na anak, ba't hindi ka natutong pumili? Bakit anak, hindi mo inayos ang buhay mo? Yung future niyo ang laging tinitingnan ng isang ina. Lagi niyo pong tandaan niyan. Kaya nga si Jesus, ang Diyos, inahilin tulad niyo yung pag-aliw. Lalo pag may sakit ang anak. Ako po, madamot po ako sa anak. Kaya pag may sakit si Jacqueline noon, talaga hindi po ako natutulog kasi tinitirig po ang kanyang mata. Talaga yung ano, yung from time to time talaga, hindi ko siya, ano, hanggat mari hindi ko siya binibitawan, lalo na pag may lagnat siya, pag may sakit siya. On and off kami nun sa hospital. Kaya dumating po yung time na ako humarap sa Diyos. At ang sabi ko sa Panginoon, alam niyo ba, ginamit po si Jacqueline nung time na yun. Kasi nung time na yun, eh medyo, kumbaga parang ganyan-ganyan yung paglilingkod ko kay Lord. Kasi nga, nahahati ako. Kasi nga, hindi ko alam kung ano yung ano ko. Kumbaga parang,
full time kami nun sa church, nagagatas yung anak ko, kaya parang ano ko nun, agulo ang isip ko. Pero ginamit po ng Diyos si Jacqueline nun tayo, na pag may sakit siya, lagi umiiyak sa Diyos. Kaya nga ito yung ano na, ito yung damdamin ng isang ina. Pinipilit namin na ano, maayusin ang relasyon namin sa Diyos. Bakit? Kasi ano, alam namin, 'di ba? Ang mga magulang, hangga't maaari gusto namin yung favor na sa anak. Dahil pag ang magulang maayos ang relasyon sa Diyos, ang favor umaagos hanggang sa kanilang anak. Kaya sabi niya, mother's comfort, hindi mo maaalis ang, hindi mo maikukumpara ang kaaliwa ng isang ina pag ang anak niya napapahamak, pag ang anak niya umiiyak, pag ang anak niya may nangyayaring hindi maganda. Damdamin ng isang ina, hindi maikukumpara yung pag-iisip, yung pag-ano kung paano tutulungan ng anak. Kaya nga may mga magulang eh, may apo na, kumbaga may asawa na yung anak, pero hindi pa rin kayang talikuran. Kaya minsan may nagagalit na, minsan meron na tanong na sabi doon eh, binibigyan niya yung anak niya ng pera buwan-buwan, parang suporta nitong anak na isa na panganay, binibigyan niya. Ngayon meron pong nag-ano sa akin, sabi niya sa akin, kung mabanggitin ang pangalan, pero medyo matagal yun, sabi niya, ito po kasi pastora, naiinis ako sa nanay ko eh. Sabi ko, bakit? Kasi binibigyan ko siya ng suporta buwan-buwan, para po yun sa kanya, kasi may edad na siya eh. Pero nalalaman ko na lang, yung binibigay ko suporta sa kanya, binibigay niya dun sa kapatid ko, pag may kailangan yung kapatid ko, lalapit sa kanya, ibibigay niya yung perang binibigay ko sa kanya, para pang suporta. Sabi ko, hindi mo yun maaalis sa isang ina. Ikaw nagbibigay ng pera sa nanay mo bilang para sa kanya. Pero ang damdamin ng isang ina, ang paglumapit ang kapatid mo sa kanya, hindi damdamin ng kapatid, damdamin ng isang ina, hindi matitiis ang anak pag lumapit sa kanya. Kaya yung tulong na binibigay mo sa nanay mo, hindi niya yung kayang itago sa kanya, tikisin ang anak niya. Hindi, ang damdamin mo kapatid, ang damdamin niya ina. Ina siya nung kapatid mo na lumalapit sa kanya. Kaya sabi mo, hindi mo yun maaalis sa yung nanay. Kaya kapag nagbigay ka sa nanay mo, kagalakan niya. Kapag yung ibinibigay mo, hindi man napupunta sa sarili niya, na itutulong niya sa anak na nangangailangan, mas masaya ang nanay kesa gastusin niya yung sa sarili niya. Yan po yung comfort ng isang ina. Pag ang anak lumapit, gagawa ng paraan yan. Pag ang anak lumapit, hindi matitiis ng nanay yan. Hindi man lahat na, kasi may mga nanay ngayon sa panahon natin ngayon na mayroong mga nanay na nagpapabaya, pero hindi lahat, mostly ang mga nanay, pag lumapit, umiyak ang anak at naglambing, may hiningi hanggat maaari, gagawa ng pangangailangan niya, gagawa ng paraan niya ng ina. Yun po, yung comfort, sabi niya, aaliwin ko kayo sa Jerusalem, katulad ng pag-aliw ng isang ina sa kanyang anak, di ba? Kaya po, hanga po ako dun sa mga ina na OFW na nag-a-abroad, di ba? Ang hirap po. Maririnig mo yung anak mo umiiyak sa telepono, wala kang magawa. Maririnig mo yung anak mo, malalaman mo balita, nasa abroad ka, nagtatrabaho ka, tapos maririnig mo yung anak mo may problema sa Pilipinas. Dinudurog ang damdamin ng isang ina. Pag ang anak malayo, wala kang magawa. Dinudurog. Kasi hanggat maaari gusto ng ina, pag may problema at may pangangailangan ng anak, nandun siya sa tabi. Diba yung yakap, yung pag-iyak, yung pagsuporta. Amen po. Kaya po yung makita natin yung kaaliwan ng isang ina, inihanin tulad ng Diyos yung kaaliwan niya sa kaaliwan ng isang magulang sa kanyang anak. Dalang magulang, pag ang anak kailangang aliwin hanggat maari ng paraan, lahat ng tulong ibibigay. Lahat ng ano, ng pag-comfort, pag-iyak, yung galit, hindi po galit yan, nagalit sa'yo, galit yan. Bakit? Yung damdamin niya ng anak ko napapahamak, yung galit, yung damdamin ng isang ina na yung anak niya hindi naging matagumpay sa pag-aasawa. Yung galit, hindi galit po yan, nagalit sa'yo, galit sa kanyang sarili na yung anak niya, nakita niya na ang anak niya nasa ganitong kalagayan. Hindi po madali. Kaya nga si Mary po eh, nung si Jesus nakapako sa krus, sabi ng Biblia, iyak nang iyak si Mary. Hindi po madali na makita ang anak mo. Kaya nga, di ba? Hindi makaya nga inihabilin siya ni Jesus eh. Sabi ni Jesus, di ba, sa kanyang alagad, narito ang iyong ina. Di ba, inihabilin niya ang kanyang ina sa kanyang alagad. Bakit? Bago namatay si Jesus. Isa yan sa wika na kanyang binibigay
binitawan. Bakit? Kasi nakita ni Jesus yung pag-iyak ng kanyang ina. Nakita ni Jesus na yung sila pupunan ni Mary ang ginamit para maisilang siya sa mundong ito. Nagpahalaga si Jesus sa nanay niya sa laman. Nanay niya si Mary sa physical. Dito lang sa laman, ginamit ang sinapupunan. Pero bago siya namatay, pinahalagahan niya. Kapatid, yun ang gusto pakita sa atin ng Diyos dito. Habang nabubuhay ka, huwag mong kakaligta ang pahalagahan ang sinapupunan ginamit ng Diyos para isilang ka sa mundong ito. Hindi mo maikukumpara dalang nanay pag yan nanganganak ang isang paa nasa hukay. Kaya huwag mong kakalimutan ang nanay mo habang ikay nabubuhay. Pahalagahan mo. Bakit? Siya ang sinapupunan ginamit ng Diyos para maisilang ka sa mundong ito. Hindi yan perpekto, nananay. Hindi yan perpekto. Start paying tissue. Hindi yan perpekto, pero gusto ng Diyos si Mary ba perpekto? Hindi. Pero hindi siya kinalimutan ni Jesus nung time na siya ay namatay sa cross of Calvary. Kaya isang halimbawang gusto iwan sa atin ng Panginoong Jesus hanggang sa kamata, hanggang sa bingit ng iyong kamatayan, hanggang sa iyong bago mamatay si Jesus, hindi niya kinalimutan ang kanyang ina. Ang inang ginamit ng Diyos, ang sinapupunan para maisilang siya sa mundong ito. Kaya kapatid, yan po'y paalala sa atin. Pangalawa, Isaiah 49:15. Sabi po sa Isaiah 49:15, ang sabi po dito, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sagol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ayan, inihilin tulad na naman ng Panginoon. May magulang bang marunong lumimot sa kanyang anak? Dahil alam ng Diyos, walang magulang. Pero kung mayroon man, dahil hindi naman, kumbaga parang mayroon pa rin, pero mostly ng magulang, hindi kakalimutan ng anak. Kaya lang minsan may limitasyon. Naalala ko yung pag nanonood ako ng Jessica Soho, di ba yung mga naghahanap ng magulang, nay bakit hindi mo ko hinanap? Hinanap kita, kaya lang wala akong paraan, wala akong pera, hindi ko alam kung paano ko tahan. Walang magulang, meron man, pero madalang, pero mostly ang magulang hindi kayang kalimutan ng anak. Kaya nga sabi ng Diyos, may magulang bang marunong lumimot sa kanyang anak? Kaya kahit may asawa ang anak, nasa isip yan ng magulang. A mother's concern, a mother's mind. Ang anak, kapag wala sa tahanan, hindi yan nawawala sa isip ng nanay. Ang anak, kahit nasan lugar yan, nagkapamilya, na, ang nanay, hindi yan aalis sa isipan niya. Ano na kinakain ng anak ko? Ano na kaya ang lagay ng anak ko? Kumusta na kaya ang anak ko? Damdamin po ng isang ina, inirin tulad ng Diyos, may magulang bang marunong lumimot sa kanyang anak? Kung meron man, ako na ama niyo sa langit, hindi ko kayo kalilimutan. Yun po yun, inirin tulad na naman ng Diyos ang kanyang concern sa atin, sa concern ng isang magulang sa kanyang anak. Amen po. Sasagot niya, Isaiah 49:15, ang magulang, di ba? Sa mama ko lang eh, kita ko yung hirap niya. Yung 5 araw pa lang nanganganak, nagsasahod na ng tubig ulan. Yung hirap ng mama ko, na alauna mamamalengke. Kasi yung father ko, bagamat malaki ang sweldo, hindi ko po inasabi to para i-turn down sa inyo ang father ko, ha. Nakakilala po siya sa Panginoon. Alam ko ang dahilan kung bakit ganun. So, hindi kasi siya, yung sweldo niya kasi hindi niya binibigay sa mother ko. So, nauubos sa barkada, nauubos sa bisyo, nauubos. Kaya ang mama ko naghanap buhay para sa amin. Naghanap buhay ang mama ko. Nagtitinda po siya ng ulam. Mamamalingki sa Pasay ng alauna. Uuwi. Pag-uwi niya ng mga alas 4, nagluluto na yan. Pagluto niyan, magtitinda na yan. Habang nagluluto, nagtitinda. Ang mga kapatid ko, puro lalaki. Tulog yan. Papa ko, lasing na lasing. Tulog yan. Ako lang po yung babae noon. Kaya ako yung Janet, bangon ka na. Ako yung nagbabantay sa tindahan. Utos, bili ka ng ganito. Habang nagtitinda, nagluluto mama ko. Nagtitinda. Ako naman yung utosan niya. Kaya yung hirap, pinakita ko. Kaya nga ng time, kaya galit ako. Dumaki akong ganito ako sa father ko eh. Kasi nakita ko yung hirap ng mother ko. Yung sakripisyo niya. Kaya akong pwede lang tayuan ng ano ang mother ko. Grabe. Wala kang maririnig. Wala kang maririnig. Hindi ko nakikita ang inaaway niya ang papa ko. Hindi niya hinahanapan.
Misa mas matapang pa ang papa ko. Malaki na ang pagkukulang, siya pa ang matapang. Hindi na ginagampanan ng responsibilidad sa amin. Siya pa yung malakas mag ang loob magsalita. Pero kay awang-awa ako sa mama ko, kaya ako rebelde sa father ko. Kaya ako lumaban. Kito ko yung mama ko. Tapos pagkatapos niya matutulog, alas 12 ha, mula alauna, matutulog niya lang ilang oras. Alas 2 gigising na yan, 2 oras lang. Gigising ng alas 2. Ang gagawin niyan, ipe-prepare pa yung ano mamaya. Maglalaba pa yan. Ayaw niya kasing pumayag na ako lang naglalaba dahil puro lalaki mga kapatid ko, ang dami namin. Na ayaw niya, naaawa siyang ako lang naglalaba. Kaya sabi niya, tumayo ka na dyan. Pag nakita niya naglalaba ako, babangon niyan kahit 2 oras pa lang at tulog. Tumayo ka na dyan, ako na magtatapos niyan. Tapos ano, kasi alam niya medyo ba, ano, elementary pa lang po ako noon. Tapos ako, siya maglalaba. Pagkatapos ba yan maglaba, mga alas 5 magpe-prepare na yan para sa kinabukasan. Kaya doon ko makikita yung hirap. Kaya doon natin may yung concern, wala. Hindi talaga kayang kalimutan ng magulang ang isang anak. Kahit nagkamali yan, pag humingi ng tulong yan, hindi kayang tanggihan ng isang magulang. Kaya yung damdamin ng mga magulang pag ang anak hindi nagtagumpay, hindi alam ng anak yun. Dumudurog sa puso ng nanay yun, dumudurog yun sa isip kung paano matutulungan ang kanyang anak. Kaya po, yung concern, sabi doon, tinanin tulad ng Diyos, may magulang bang marunong lumimot? Kasi alam ng Diyos, wala. Pero kung meron man, ako na ama niyo sa langit, hindi ko kayo kinalilimutan. Tinanin tulad na naman niya. At pangatlo, a mother's care. Isaiah 66 verse 12, ang sabi po dito, ilan tulad sabi niya, 66 verse 12, sabi pa ni Yahweh, padadalan kita ng walang katapusang pag-unlad, ang kayamanan ng ibang bansa ay dadalo sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Diba, inalintulad na naman ng Diyos yung pag-aaruga ng isang ina. Sabi niya, ang mahahanintulad ka, Israel, sa isang sanggol na inaaruga ng kanyang ina. Minsan pa inalintulad ng Diyos na ang kanyang pag-aaruga sa Israel ay katulad ng pag-aaruga ng isang ina sa kanyang anak. Ang kanyang yung kanyang paglimot o concern sa kanya, inilintulad pa rin niya sa isang magulang sa anak. At yung pong concern na bilang yung pagkaaliw-aaliwin kita sa pamamagitan ng pag-aliw ng magulang sa anak. Hindi kita makakalimutan katulad ng magulang na hindi kayang lumimot sa anak. Kakalingain kita, di ba? Aarugain kita sa niya. Tatamasahin niyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Meron pang sinabi o tatamasahin niyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Bakit laging ganun ang pagkukompare ng Diyos sa pagmamahal niya sa tao? Diba? Bakit? Kasi alam ng Diyos ang damdamin ng isang ina. Alam ng Diyos, sabi doon. Kaya sabi niya, yung pagkalinga, diba? Yung pagpapalaki lang, pagkatapos silang, yung puyat, yung babangon ka para magtimpla ng gatas. Ako po naranasan ko po yan kasi 3 kapatid po ang inalagaan ko. Si Jennifer, si Jason, si Jonamer. Ako po nag-alaga dyan, puyat sa gabi. Bakit? Kasi nga mama ko namamalengke. Mama ko busy maghanap buhay. Kaya po ako yung pag may sakit, ako yung madaling araw, naglalagay, nagpupunas, nagtetermom, nagbabantay sa kanila. Kaya po, sanay po ako sa hirap eh. Kaya po na nagkaroon ako ng asawa, ganun po yung naging ano ko damdamin ko. Kasi nakita ko po sa mama ko. Lagi niya ako tinuturuan, o aalis na ako, may lagnat yung kapatid mo ha. From time to time, every 4 hours, gumising ka, bumangon ka, pahiran mo ng ano, ng basang bimpo, lagyan mo ng medyas pag malamig ang paa, hilutin mo ganito, ang gamot ganito, ito ang painumin mo, ang ano, every 3 hours, every 4 hours yung ganito, i-thermometer mo. Lahat po itinuro sa akin ng mama ko, na alam ko kahit nasa palengke siya ng alauna ng madaling araw, ang isip niya nasa kapatid ko na nilalagnat na ako ang naiwan. Kapatid, iba ang pag-aaruga ng magulang. Kaya mapalad ka pag may nanay ka. Hindi perpekto. Sabi natin madaldal, sabi natin sermon at sermon, sabi natin lahat na lang bawal. Damdamin kasi ng isang ina yun eh. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. Ayaw niya. Kaya kapatid, sa gabing ito, sabi sa Luke 1:30, but the angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. Sinabi ng angel sa kanya, huwag kang matakot, Mary, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Kaya sa gabing ito, kapatid,
makita po natin yung damdamin ng Diyos. Inihilin tulad niya ang lahat ng kanyang concern, yung kanyang ano, yung kanyang pagkalinga, yung pag-aliw niya sa mga sa Israel. Inihilin tulad niya sa isang nanay, sa isang magulang na kumakalinga sa kanyang anak. Isang magulang na nagpapasuso ng kanyang ina, ng kanyang anak. Doon natin makikita na talagang ang nanay karapat dapat pasalamatan. Kaya sa gabing ito, hindi siguro kalabisan. Pasalamatan mong magulang mo. Kung malayo, may text, may message, huwag mong kalimutan. Kung walang maibigay na material, okay lang. Yung thank you, Nay. Malaki, malaki ng ano sa puso ng nanay. So, thank you, Nay. Kaya sa gabing ito, panalangin po natin yung mga nanay. Gusto ko nandiyan ka sa inyong tahanan. Kasama mo ang nanay mo. Yakapin mo. Maramdaman niya yung sakripisyo, yung hirap ng paglagay sa sinapupunan. Yung 9 months sa sinapupunan ka, hindi biro. Yung ikay nadadapa, pinaglakad ka, nilalagnat ka, yung magkakaipin ka, napupuyat, namang problema sa gatas mo. At hindi biro ang damdamin ng isang ina. At hindi yun nababago, hindi yun nababawasan. Sige po. Abang po kayo, binibigyan ko yun ng pagkakataon. Sige po, masalamatan yung nanay nyo. Kung ikaw, manasa abroad kayo, nanay mo na nasa abroad, nagsasakripisyo. Hirap ng damdamin, malayo sa isang anak. Grabe, para kang mamamatay. Kada maaalala mo, anak mo lumalaki, umiiyak, may problema, wala ka sa tabi niya. Kaya asaludo po ako sa mga OFW, yung magulang. Kasi mahirap, ako nga katabi ko mga anak ko eh. Pero yung damdamin ng isang ina, hanggat maaari maibigay lahat, nagsakripisyong lumayo. Pasalamatan nyo si nanay, huwag laging hingi na hingi. Kung ano yung mahihingi sa abroad, kumustahin nyo naman. Nay, kumusta ka na? Nay, kumusta ka na? Isipin nyo naman yung nanay nyo na namumroblema, nag-iisip. Sige po, mamaya po, bago matulog, text nyo nanay nyo, message nyo kung nasa abroad, nasa probinsya. O kaya katabi mo, yakapin mo. Yung thank you, huwag mahiya. Nahiya ako magsabi ng I love you. Ba't nahihiya ka? Alam mo ba, dudurog yan sa puso ng nanay mo. Sige po. Andugan po tayo ni Jacqueline na isang awitin habang tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos para po sa ating, sa mga nanay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung mga nanay na hindi iniintindi yung pagod ng katawan. Kahit pagod na pagod, kahit puyat na puyat. Yung mga nanay na hindi iniintindi. Yung nag-iisip kung anong kakainin mo bukas. Nag-iisip kung anong mga babayaran. Nag-iisip, isa pang inaalala ng ina, ng magulang. Pakikitungo sa asawa, hindi lang siya nanay. Wife din siya. Ito, tanging pangarap lang. Ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali, kita ay mamastan. Sige po, habang kumapantay, pasalamatan mo ang nanay mo. Kung patay na siya, thank you ka kay Lord, at least pinihiram siya sa iyo ng Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Thank you, Lord, sa mga nanay na binigay mo sa amin. Patuloy mo silang ipahiram sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga sinapupunang ginamit mo upang mailuwal kami sa mundong ito, Lord. Salamat sa mga nanay namin, Lord. Salamat, Lord. Matatagin mo po ang mga nanay, Panginoon. Bigyan mo ng lakas na galing sa iyo. Alam mo ang damdamin ng isang magulang. Deserve ng puso namin magtagumpay ang mga anak namin, Panginoon. Lord, humingi kami ng favor para sa iyo sa aming mga anak. At kami na mga anak, salamat sa nanay na pinahiram mo sa amin. Hindi sila perfecto, Lord. Pero pinalaki kami, Lord. Dinala kami sa sinapupunan nila, Lord. Hindi kami magsasawang i-appreciate sila, Lord, sa mga hirap at sakripisyo nila, Lord. Salamat po sa buhay ng mga nanay.
Salamat po, Panginoon. Sana'y di lang magising kung nangangarap man din. Ang buhay na makulay ang tatahaki. Minsan ay madarapa. Salamat, Panginoon. Minsan din ay luluha. Salamat, Panginoon, sa mga nanay. Salamat, Lord. Patatagin mo po kami. Bigyan ng karunungan. Bigyan ng kalakasan. Praise Lord. Ang dasal pangarap namin, yung mga anak namin magtagumpay, Lord. Makakilala sa iyo, Lord God. Lumalim sa relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Sa puso ka, ikaw ang pag-asa. Sige, mga anak, yakapin si nanay, pasalamatan. Kung hindi mo kasama, mag-thank you ka kay Lord. Yes, may nanay na ginamit, sina po po na ginamit. Hindi man siya naging mabuting ina sa'yo, i-appreciate mo. Dahil kung wala ang sina po po na niya, hindi ka magiging tao. Thank you, Jesus, sa mga nanay. Salamat sa katatagan. Salamat para sa aming mga anak, lalaban kami. Para sa mga anak namin, Lord God, patuloy kami, Lord, mamamotivate, maglingkod sa'yo. Salamat po sa buhay ng mga anak namin, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga nanay, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa tuwing thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, yung mga nanay na OFW, Panginoon, kaaliwan mo, Panginoon. Alam ko, hindi biro, Panginoon, ang magdamdamin ng isang ina na namalayo na sa ibang bansa, Panginoon, na lumalaki ang anak na hindi nayakap, hindi nakikita ang mga nangyayari, Panginoon. Masakit yun para sa damdamin ng isang ina. Lord, salamat. Aliwin mo po ang mga OFW na mother, Panginoon, o nasa probinsya, nasa Manila, Father God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa katatagan. Sa patatagin mo mga kalooban ng mga ina na malayo sa kanilang mga anak. Patatagin mo po mga ina na mga anak ay may sakit at karamdaman. Patatagin mo po mga ina, Panginoon, na hindi nagtagumpay ang mga anak sa pag-aasawa. Patatagin mo po mga ina, Panginoon, parigan ng mga anak nila, Panginoon, parigan na inapariwara. Na nasira ang buhay, Panginoon, hindi nakatapos ng pag-aaral. Patatagin mo po mga damdamin ng ina, Panginoon, parigan, na mga anak nila, Panginoon, parigan, nakikita nila, Panginoon, parigan, na hindi nasa maayos na kalagayan. At yung mga ina, Panginoon, parigan, na nakita nila mga anak nila, Panginoon, dalangin po namin yung favor para sa aming mga anak, Lord God. Kaligtasan, Panginoon, ng aming mga anak, ng ang kanilang mga magulang, ng kanilang mga manugang, kaligtasan isang lola, ng isang ina, ng isang wife, Panginoon, na makita namin ang aming pamilya, ang aming mga asawa, ang aming mga anak, Lord God, na nasa pag-iingat mo, na nagtatagumpay, lumalaban sa buhay na ito, Lord God. May limitasyon kami bilang ina, may limitasyon kami bilang asawa, may limitasyon kami bilang lola, Panginoon, bilang biyenan, pero dalangin namin, Ama, sa gabing ito, kahabagan mo ang aming mga anak, kahabagan mo ang aming mga apo, kahabagan mo ang aming mga asawa, Lord God. Gusto naming makita sila'y nagtatagumpay. Gusto naming makita sila, Panginoon, ay may malalim na relasyon sa'yo. Gusto naming makita sila, Panginoon, Panginoon, ay tunay nga, Panginoon, humahakbang sa pananampalataya at may maayos na relasyon sa'yo upang patuloy na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na kailang pagdaraanan. Lord, salamat din sa mga nanay na ginamit mo. Maraming mga nanay namin ay wala na, namatay na, Lord, at kinuha mo na, Lord. Lord, salamat sa pagpapahiram mo sa amin ng aming mga nanay. Salamat sa sinapupunan na ginamit mo upang kami mainuwal sa mundong ito. Ang mga nanay namin na OFW, Lord God, ingatan mo sila, Panginoon, patatagin mo sila, aliwin mo sila sa pangungulila, Panginoon. At salamat, Father God, yung mga nanay na wala na ng mga anak, Lord God, aliwin mo, Lord, sa kanilang pagkamatay ng kanilang mga anak, Father God. Mga nanay, mga asawa na wala na ng asawa, biyuda, Panginoon, Lord, aliwin mo sila na walang asawang masasandalan. Salamat na may Diyos kaming silang kasama. Lord,
Salamat po. Pagpalain mo ang lahat ng mga nanay sa gabing ito. Ingatan at patatagin, Panginoon. Bigyan ng karunungan ang mga asawa, ang mga biyenan, ang mga lola, Panginoon Parigan. Sa gabing ito, tinataas po namin sa iyo ang mga babaeng pinagpala mo, Panginoon. Huwag kaming matakot sapagkat kami lubos mong kinalulugdan. Kaya marami pong salamat sa gabing ito, Ama. Lord, maraming salamat din sa mga prayer request ng aking mga kapatid. Lord, ang patuloy ng mga kapatid namin humihingi ng kagalingan. Si Sister Rose Medina, Panginoon, salamat sa good health and healing, Father God, ng kanyang physical na katawan. Si Anna Rose Kaayohan, si Ma'am Anna Rose Kaayohan, Lord, patuloy namin hinihingi yung kagalingan, Panginoon, ng kanyang mga anak, Lord God, na ngayon may ubot, sipon at nilalagnat. In Jesus' name, sa yung mga lati nagkaroon sila ng kagalingan. Lord, yung kapatid namin si Israel Karingal, Lord God, na mayroon pong ubo at sipon, Father God, tinataas po namin sa iyo, Lord God. Lord, si Luis Mandigo na, Lord God, na naaksidente sa motor na kailangan maoperahan, Panginoon. Lord, in Jesus' name, dinideklara namin po yung Father ang kagalingan. Lord, sa mga kapatid kong binanggit ko na may sakit at karamdaman, masakit ang physical na katawan, may nararamdaman sa physical, inuubo, sinisipon, naaksidente pa yung Father God. Si Sister Emma Noche, Father God, Lord, salamat, Panginoon, sa healing, Father God, sa miracle na galing sa iyo. Sa mga latay, dinideklara namin, nagkaroon sila ng kagalingan. Salamat po, Ama, sapagat inuutosan namin ang sakit at karamdaman to get out from their bodies right now in Jesus' name. At kinakalaga namin ang himala at miracle na galing sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lord, yung mga kapatid kong may prayer request, si Sharon Octaviano, Panginoon, humingi po ng favor para sa business approval, Panginoon, na kanilang bubuksan, Lord. Salamat po, Panginoon, God, sa favor na ibibigay mo sa aming kapatid. Lord, ganun din po si Gwendolyn Misahon, Panginoon, Pare God. Lord, tinatas namin ngayon na mayroong anxiety and depression in Jesus' name. Dinideklara namin, Pare God, sa pangalan ni Jesus, Lord God, yung kapayapaan na galing sa'yo, yung kaaliwan ng Espiritu Santo, Ama, inaalis ako ng karapatan ng spirit of depression and anxiety sa puso at isipan niya sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa kaaliwan at kapayapaan galing sa'yo, Panginoon. Lord, yung kapatid namin, Pare God, na pati na humingi, Panginoon, De La Cruz family, Lord God, humingi ng protection, good health, Father God, at patuloy pa rin, Father God, na work, Panginoon, ng pag-favor at pagsama mo sa trabaho kay Ellie Dizzy, Panginoon. Salamat pa rin, Father God, na patuloy mo tinutugon ang kanilang mga panalangin, Father God. Humingi din po kami ng favor kay Elijah Santa Ana, si Henrik, Panginoon, Father God, favor sa batang ito, Lord God, kay Jonalyn Espiras, Panginoon, Father God, humingi kami ng favor and protection kay Sister G Castillo and family, humingi kami ng favor and protection kay Sister Annie Silio and family, favor and protection kay Brother Marlo and Michelle Pulyon and family, sa kay Brother Dong and Margie Moronia, Baby Abate and Rodel Galang, Brother Joel and Elena Nunez, Sister Brother Joey Espra and family, Sister Binya and Brother Ipe Bariso, Dalia Aplacador and family, Sister Marisa Matignas and family, ganun po kay Agnes Manalo Domingo and family, ganun po kay Brother David Nueva and family, ganun din po yung Father God sa mga kapatid namin na patuloy na humihingi ng favor sa Sister Margie Comendador. Father God, salamat po sa favor sa mga kapatid namin ito, Ama. Humihingi kami ng protection, Lord God. Cover them with your precious blood. Patuloy kong diniteklara, Panginoon, patuloy mong pagkilos sa buhay nila. Sampu na kala mga pamilya, Panginoon, mga anak at asawa. Salamat po, Ama, sa favor, answered prayer, protection, Father God, provision, Father God, at patuloy mong pagsama sa kanila, Father God. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat sa answered prayer ng aming kapatid na si Lovely Grace Biato. Lord, salamat po, Panginoon, na completely healed na siya, Lord. Sa answered prayer kay Sister Rose, Father God, successful operation and miracle, Father God. Ikaw din po ang nag-provide para siya ay maoperahan, Father God. Salamat sa provision para kay Sister Rose, Father God. Answered prayer kay Father Pablo Babiera and Sister Jing Babiera. Salamat sa good health, Lord, na patuloy mo pinagkakalob sa mag-asawa. Long life, Father God. Protection and covering mo. Ganun po, favor, Panginoon, sa kanilang mga tauhan, sa kanilang mga pamilya ng kanilang mga tauhan, Father God. Salamat po, Ama, sa panin mong pagsama sa pamilyang ito. Pagpalay mo sila, Father God. Lord, pati kami tinatas yung mga birthday celebrant. Sister Divine from Singapore, Divina Bolusan Mayo from Singapore, Rowena Gano, Mary Ann Villacruel, Sister Mig Enojas, Sister
Kayla Gwyneth Pulyon, Father God. Salamat din, Father God, kay Joshua Huwete, Shirley Huwete, Brother June Huwete, Jeremiah Huwete, na magse-celebrate ng birthday this May, Father God. Salamat pa rin, Father God, sa patuloy, Panginoon, na dugtong na buhay. Nakikigala kami sa kanilang kaarawan. Salamat pa rin, Father God, na patuloy na ikaw ang nag-iingat sa kanila. Marami pang kaarawan, mahaba pang buhay, malusog na pangangatawan. Favor upon favor, answered prayer, Father God, Lord God, at patuloy na plano mo sa buhay nila, Lord, magkaroon ng kaganapan, Ama. Bawat bawakan ng kanilang mga kamay ay pagpalain mo, Panginoon, at sa kanilang patuloy na favor sa trabaho, Panginoon, sa pamilya, kung meron na silang pamilya, sa pag-aaral, wisdom, Father God, ay patuloy mong ipagkaloob. Marami pong salamat, Father God, sa lahat ng celebrant ng month of May. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay nila, Father God. Lord, pahabol na prayer, Panginoon, para po sa aming kapatid na Sir Shirley Huweta, Panginoon, Father God, patuloy po namin dalangin yung kagalingan, Panginoon, Father God, from liver cancer in Jesus' name. Patuloy namin dinideklara sa kanyang, sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan, at dinideklara namin ang miracle na galing sa iyo, Lord God. At patuloy mong bigyan ng kapayapaan ang puso't isipan ng kanyang mga anak at asawa, ang provision mo, Panginoon, Father God, sa mag-asawang ito, sa kanilang pamilya, Lord God, habang ginagamot, Panginoon, aming kapatid Sir Shirley Huweta, galing po si Sister Emma Noche, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa provision mo sa kanila. Salamat sa katatagan, salamat sa miracle at healing managaling sa iyo, Lord God. Galing din po sa Hernaez family, at patuloy naming dalangin, Lord God, ang intervention mo sa problema kanilang hinaharap, Father God. Salamat, Lord, alam namin may ginagawa ka pa rin, Father God. Patuloy naming dalangin ang protection mo pa rin, Father God, kay Kiana, Panginoon, Hernaez, Lord. Salamat sa protection mo, cover her with your precious blood. Salamat pa rin sa intervention, salamat pa rin, Father God, ikaw ang Diyos na patuloy na tutugon ng kanilang mga panalangin at pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Salamat sa buhay ng mga nanay, Panginoon, binigay mo sa amin. Lord, patuloy mong ipahiram sa kanilang mga nanay. Patuloy mong bigyan ng good health, long life, Father God, at lahat ng pangarap ng mga nanay, Panginoon, sa kanilang, para sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga asawa, magkaroon ng katuparan sa tulong, biyaya, favor na galing sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyo po ang paborito, pasasalamat sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Happy Mother's Day po sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pagsubok sa buhay ko at ako ay lumalago at umitibay. Tulong niyo.
sa tagumpay na dinulot niyo at isusuko sa inyo. Lakas ko at ang buhay